Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po, gaya na inyong napapansin, ay malakas po ngayon ang ihip ng hangin na nagmumula po sa taas o yung tinatawag po natin na amihan. At dahil po dyan, bumaba na po ang track ng bagyong si Carding at posibleng dadaan po sa silangang bahagi ng Isabela o kaya po ay sa Aurora. At tatawi rin po ilang bahagi ng Central Luzon, Benguet at Ilocos Sur. Pero posible pa po na magbago ang direksyon nito, lalong-lalo na nga po at nasa karagatan pa ang bagyo, kaya maging handa lamang po tayo dito po sa Luzon. Sa ngayon po ay nasa layo na ng 244 km east ng Kasiguran Aurora, nataglay pong lakas ng hangin na umaabot po sa 85 km per hour at bugso na 105 km per hour. At asahan pa po natin ang paglakas pa nito at posibleng isa na po itong typhoon na may lakas ng hangin na umaabot po sa 120 km per hour. Bago pa man po mag-landfall dito sa ating kalupaan, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda po ang ating gagawin ngayong nandyan pa po sa karagatan ang bagyo na papalapit na po sa ating kalupaan. At ito naman po ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Pero paalala lamang po na isa lamang itong forecast, posible pa rin po ang mga pagbabago. Kaya patuloy lamang po tayong magantabay sa mga susunod po na updates. Sa ngayon po ay nakataas na ang Tropical Cyclone Twin Signal No. 1 sa maraming lugar po dito sa Luzon, sa may Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, southern portion ng mainland Cagayan, sa may Peña Blanca, Tuguegarao City, Iguig, Solana, Tuau, Enrile, ganun din po sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, and the northern and eastern portion ng Nueva Vizcaya, sa may Karanglan, Pantabangan, Gabaldon, Bungabon, Laur, Rizal, San Jose City, Lupao, Lianera, General Mamerto Natividad, Palayan City, at General Tino. At sa atin naman po mga baybayin, dulot po ng amihan at saka po ng papalapit na bagyo ay may kataasan po ang mga alon sa seaboard po ng Northern Luzon na posible po na aabot ang taas ng alon hanggang po sa 1.5 to 3.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang pumalaot dyan, lalong-lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka dito sa Northern Luzon at maging po sa mga lugar na mayroon pong wind signals. Dulot naman po ng habagat sa may Palawan, ngayong umaga po ay may mga pag-uulan dyan at posible pong malalakas. Kaiba yung pag-ingat po, ganun din po sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!